Okay, so I have to get ready now para sa taping ng Magandang Araw. Magi-guest tayo sa show ng aking kaibigan na si Hazel. Atid niya ako. Mag-ready na ako ng ng mga gamit for taping. Magi-guest ako sa show ni Aramina sa Net 25, Magandang Araw. Guest Magandang Araw! Magandang araw! So, hinihintay ko si Rico Meyerhofer kasi may taping ako ngayon ng Magandang Araw. Ihahatid niya. Nagbibis ko siya. Ito na siya. Okay. So, magpe-prepare na kami. Papunta sa Azadore. Magandang araw! Magandang araw! Kahit gabi na! Teka, busy si ate. Sa yung bida natin. Yes, magandang araw! Magandang araw! Oh, chef, magandang araw. Ay, hello po. Tati Ides, laps. Masarap yung rice na Tati Ides. Hi, JM. Hi, JM. New look. Nagulat ka last time, di ba? Oh, last look taping natin. Pero ngayon, straight tayo. Kulo tayo pareho last time. JM and JM. JM, Jack Meyerhofer and John Marini for Magandang Araw! Magandang Araw! Magandang Araw! Kulo. Nasaan? Nasaan ang angle? Nakakatawa. Diyan ako upo yung angle. Magandang araw, Aranatics! Sabado na. Time to unwind with friends and family. And sometimes, with friends who are like family. John Marini at Jack Meyerhofer. Si Jack Meyerhofer, isang actress, turned wife, mother, and entrepreneur. She's a busy mom but always makes time for herself, her friends, and most importantly, her family. Jack of all trades. Ayan. Gusto ko to ah. Jack of all trades. Yan yung hashtag ko eh. Pag marami akong ginagawa. Because diba, I can do a lot of things. I'm a businesswoman, wife. Tapos, this time, minamanage ko pa si PBA Motoclub. Ako nakikipag-usap sa manager! Handler! Parang wala namang cut. Technically, hindi ako kumikita sa kanila. Abonado pa ako. Ay, PBA Motoclub. I mean, I can do a lot of things. Mm. Parang, minsan nga, yun nga kasi nga extrovert ako. So, ang dami-dami kong pwedeng gawin. Tapos, mga paid ads. Naalala ko, host siya ng isang talk show before. Doon kami nagkakilala. In-interview niya ako nung buntis ako. Yun, doon kami nag-start maging friends. That was 9 years ago. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life with the PBA wives din. Sila Danica Soto, sila LJ Alapando. Yes, Yun yung kasama ko. Siya yung nag-interview sa akin noon. Ikaw ang first na celebrity na na-interview ko. Kaya sobrang special ka sa akin. Thank you. Brandville. Ayan. Success story ko yan. Successful business ko na rin. Kasi bago ko pasukin yan, apat na businesses ko yung nag-fail. Pharmacy, laundry, spa, tsaka cafe. Ang nakakatawa kasi sa Brandville, doon kasi sa apat na yun, may puhunan ka doon. Dito sa Brandville, online. Tapos wala akong puhunan. Ang puhunan ko lang that time, mga sarili kong gamit. Dito mo mapapatunayan yung advantage talagang use ng social media. You have to use it wisely talaga. Yes. To earn and to inspire. Maging productive, hindi yung... Not to post negative or mang-away sa social media. Tsaka diba, kumita ako dun sa Brandville, naalala ko. Diyan naging successful talaga. Kasi iba-iba po yung tinitinda niya doon. So, nag-start yung pre-love, tapos hanggang sa may mga brand new na. Mga brand new consignment. Na siya. Ang dami niyang tinitinda, promise. So, ano ko yan? Baby ko talaga yan. Revenge travel. Yan. I think revenge travel ko ngayon 2023, sis. Kasi last time we went out of the country was 2019 before the pandemic. That was December. 4 years ako hindi nag-travel. Kahit open na naman siya. I think it's the discipline kasi nagpapagawa ako bahay, di ba? Noong 2022. So, na-discipline talaga ako ni Lord. Sabi ko talaga hindi ako
magta-travel, hindi ako gagastos or whatever, magpo-focus ako sa house. And then, alam mo sis, sobrang blessing to kasi pa-travel ako ngayon. This 2023, meron kaming, I went to Canada, di ba, yes, last time. Then New Zealand, Dubai, and then we have Japan. Lahat yun, halos Japan libre. Na? Halos all expenses paid. Ganun siya. Paano yun? Mati kids kasama. Dahil, thank you so much to PBA Moto Club. Sis, ino-offer ko yung sarili ko, nag-work din ako. Nag-host ako sa event, ganyan. Oo, kasi nag-host. Para package. So, kasama din yung mga kids. Tapos, discipline talaga ako ng 2022. Tapos, nilibre mo ako ng 2023. Hindi talaga ako gumagastos ng malaki. Libre lahat. Grabe, sis. Blessing. Sasama ako kayo. Blessing. Oh, sobra. Hindi to. Walang gastos. All expenses paid. Spice Girls! Oh, Spice Girls! Favorite mo din yan? Oo. Oh, tayong dalawa yan. Kaya, okay. Kasi tayo yung mga ano eh. Yung era natin, yung Spice Girls era. Oh. Yung favorite natin. Sino pinaka gusto mo? Baby Spice ako nung elementary ako, eh. Siya kabisado ko lahat ng kanta nila, promise. Oh, yung mga hindi po nakakaalam, si Jack po, uma-acting po yan. Mag-artist. So bago ako mag-artista, nag-deal or no deal ako kay Miss Chris Aquino. Jack, buksan! Lower! Oo, nag-audition kami, yung 26K girls. Yung may mga hawak ng yes, so, naglaro ka ba doon? Naglaro ako, nanalo akong 1 million. Wow! Oh, hindi nga! Yes! Oh. So after nung Deal or No Deal, nag-artista ako sa TV5. Sa TV5. Sitcom to. Sugo, mga kapatid, Wendell Ramos, Joey Marquez. Okay, yun. So anong role mo doon? Parang kontrabida, ganyan. Tapos noon, nag-Amazing Race ako kay Derek Ramsey. I feel na na-disrespect nyo yung mga taong na-eliminate, na-iyak, dahil natanggal sila sa show, kasi nag-give up kayo. No, we didn't give up. You should fight all the way till the end. And then doon ako na-discover mag-host ng Happy Wife, Happy Life with Danica Soto and LJ Alapag. Oo, mga asawa ng mga basketball player. Nauna ka sa ano, 26K. Mm-mm. Sumasayaw. Doon ka tapos na-discover. Hindi ako na-discover. Nag-audition ako. Ako nag-audition pa nga ako sa Star Magic, yung mga ganyan. Oh. Girl, nakakatawa yung ano ko doon, yung kwento ko doon. Kasi si Johnny Manana, sa harap ko na. Parang libo-libo yung nag-audition. Noon, pumipigil na talaga kami sa labas ng ABS-CBN. So, nag-audition ako, nandito na. Onti na lang kami natira. Nandiyan na si Johnny Manahan. Kasi hindi ako napili. Audition. Paano pag may kumuha sa'yo, okay sa'yo? Ngayon, gusto ko na kasi gusto ko makita ako ng mga anak ko eh. Kasi gusto ko mag-artista isa sa mga anak ko or dalawa o kahit lahat sila. Gusto mo maging momager. So, tatanungin kita, paano ba maging influencer? Kasi for sure, may mga gusto dyan na maging influencers. I think number one, kailangan maging totoo ka sa mga post mo. Mm-mm. And dapat ano eh, marunong ka mag-share ng mga testimony mo. Mm-mm. And may wisdom lahat. Yun, dapat talaga. Kasi yung mga tao, hindi naman yan, hindi mo naman maluloko yung mga yan. Eh. Ang ano lang kasi, kaya tayo ma-opinion, mamis na tayo. Oo, ayaw natin yung for the sake na babayaran lang tayo. Oo. Dapat kasi ginagamit muna natin. Mm. Tsaka magbibigay ka lang ng comment kung talagang na-experience mo na yan. Ba't ka magko-comment ng hindi mo pa na-experience? 10 years from now, sana si Rico, yung vlogging niya kasi, mas lumawak pa. Kasi hindi lang naman para sa family namin yun. Not all gain sa amin. Kasi nag-charity din sila Rico. Yes. Ang dami nilang natutulungan. And also, alam mo ba yung mga dating mga PBA players na retired na, natutulungan niya din eh. Sana yung lumawak pa yung, hindi lang yung parang sariling gain namin yung vlog, yung mga ng mga boys. Mas marami pang mapasaya, mas maraming matulungan. Kasi 10 years from now, I'm looking forward to seeing my kids kasi we're very parang athletic na family because of Rico. Sana yung dalawang anak ko maging volleyball player, yung dalawang anak kong lalaki maging basketball player kasi yung isang anak ko ngayon, varsity na siya sa FEU. So sana maging athlete sila talaga. Ganun, papunta na tayo sa main course. Ang sarap eh. Where's our main course? Hindi mo pala tapos? Appetizer pa lang yun? Appetizer lang yun. Dito talaga ata magaling si chef sa mga paella. Paella with a paella. Yun. Ako, I believe that contentment is the key. So, if you ask me now, hindi ma-achieve eh. But gusto ko pang gawin siguro sa buhay. More of, sa totoo ah, gusto ko ng ano,
sa business. Gusto ko bang palawakan yung business namin kasi we have a farm, 'di ba? Breeder farm. Mm-hmm. Gusto ko pa ng maraming business, i-try yung ibang business. Gusto mga beach mga ganyan, beach resort na resort. Oh, kasi ang daddy ni Rico, meron silang hotel sa Tropicana Castle, Puerto Galera. Yes, yes, so parang tayo nakapunta doon. Oh, ay, maganda. Next time ha. Oo. Yun ang gusto ko, parang ituloy yung legacy ng tatay niya. Kaka-renewal of vows lang namin ni Rico this year sa Boracay, sis. With the kids. Yeah. 10 years kami, I've mentioned na we have a couples D group with the Kramers, sila Norwoods. I think that one of the good tips na mabibigay ko is to be surrounded with beautiful couple, with couples who will help you with your marriage. Kasi kami ni Rico, sa 10 years, sis, ang dami na naming pinagdaanan, as in, maraming beses nang bumitaw, muntik bumitaw. Oh, sis, hindi naman perfect yung relationship namin. You will see us sa social media na we're so happy, we're so jolly, funny, everything. Oh, syempre, but you don't need to share. Away niyo. Oo, kakatawa nga kasi 'di ba may mga haters minsan nasasabihin sa inyo, "Ay, feeling maganda yung family, ganyan ganyan." Tapos behind that, may ano pa naman pala. Ano naman pala tong asawa, ganyan-ganyan. Do not air your dirty linen in public, sabi nga nila. Protect your marriage. Mm-mm. Put hedges on your marriage. Yes. Kasi parang ano yan, bahay. Naglalagay ka ng ano to, ng wall, para hindi ka manakawan. So, ganun din sa marriage. Since nag-marriage enrichment kasi din kami ni Rico, so ang dami namin talagang natutunan. Ang dami namin. Mayabang pa nga kami one time, parang sabi, rate your marriage from 1 to 10. Okay. So sabi ni Rico, 9. Sabi ko, 7. Tapos, yung paglabas namin doon sa enrichment, 4 and 3 pala yung marriage namin. Ganun, sis. Ang dami mo palang ayaw. Sila nag-rate sa inyo. Hindi, marirate mo nalang at the end of the day yung mga naging problem. Tsaka ito pa yung pinaka-importante sa marriage. Do not let the sun goes down na magkaaway kayo. Alam mo, totoo yan. Dapat lagi niyong pag-usapan agad-agad kasi doon nagkakaroon ng problema pag matagal niyo daw pinapaano. Minsan kasi umiiral yung pride. Hindi pride minsan. Chicken. Palagi. Ako, ganyan ako. Gusto ko tahimik. Gusto ko, wag muna tayo mag-uusap ng one day. In fairness kay Rico. Hindi. Kailangan mag-usap tayo ngayon. Tatapusin natin ngayon niya. Pag-uusapan natin yan. Si Rico, ayaw niya ng may hater. Ayaw niya ng may galit sa kanya. Gagawin niya lahat ng paraan para kausapin mo siya. Para maging okay siya. Na-meet ko si Rico, alam ko kung paano siya sa'yo, kung gaano kanya kamahal. Eto, may little something lang ako sa inyo. Dami yan. Ganyan yan. Generous. Meron yan, panapkin. OMG, amazing. Sakto kay Rico to. I love it. May panapkin. Wow! Ayan pang my favorite color. Para maalala nyo ang Love it. Magandang araw. Magandang araw. Magandang araw. From heart and soul, Philippines. Ganda nito, sis. Right. Hanggang likod yan. I love this. Hanggang likod. At kilala mo kami. Pink, blue. Favorite mo ba blue? Ako din pink. Ako naman pink. Exacto. Diba? Thank you sa pag-abala po ulit sa inyo. Thank you for your time. Meron pa. Okay pa kami sa part 3. Part 3.